sumasabay na sa priority list pero wala pa rin schedule ng COVID-19 vaccination, saan nga ba dapat mag-register? So sa video na ito, isi-share ko po kung paano mag-set or mag-book ng appointment para sa COVID-19 vaccination. Samahan niyo po ako hanggang matapos ang video na to. Hello everyone, my name is Kenjan. Welcome to my channel. Kung kayo po ay residente ng Quezon City na gusto mag-avail ng COVID-19 vaccination, so meron po tayong 2 options para magpa-register. So para po sa akin, mas okay po yung option 1 or yung online self-booking. And hindi na rin kailangan dito yung QCID. Since yung option 2, matagal yung pag-schedule ng mga representative ng barangay. Hindi natin alam kung kailan pa yan. So sana makatulong po ang video na ito sa inyo. Sa mga wala pa pong account, pumunta lang sa website na to. And then sign up, click sign up here. And then i-fill up lang po yung mga kailangan dito. Pangalan, edad, email address, password, birthday, cell number. Huwag pong kalimutang i-click yung dalawang maliit na box sa ilalim and then click next. So after nun, may makikita kayong ganito, registration successful. So magsa-sign in lang po and then i-click lang po yung terms and policies. Then click save. So kung may magulang kayong senior na, pwede kayo na lang po yung mag-register para sa kanila, kagaya ko. Ako na lang nag-register sa mama at papa ko. Para di na sila mahirapan. Siyempre, nag-register na rin ako kasi PWD ako, tapos mama at papa ko pareha senior. So, ayan, click COVID-19 po. And then, mamimili po kayo ng LGU. Of course, Quezon City yung pipiliin natin. And then, click Submit. So, select Priority Group. Dahil mama at papa ko na-register ko, pinili ko A2 Senior Citizen. Pag hindi ka naman senior, so piliin nyo na lang po kung saan group kayo. Since wala nakalagay dyan na PWD, ang pinili ko para sa akin PWD. So dito na lang ako pumili sa letter C, rest of the population. So ito, mag-fill-upan ulit, CEIR or COVID-19 Electronic Immunization Registry. Fill-up na lang po yung mga hinihingi dito information. So dito po sa may baba, importante po ito kung meron kayong mga allergies, yan. Allergies to vaccines or components of vaccines, yes or no, piliin nyo lang po yung angkop. Yung pag na-answeran nyo na po yung yes or no question, click lang po yung may itabak. So, I hereby declare that the information provided is true and correct. And click next. And click confirm. Tapos may malalabas na maliit na box. Click nyo lang OK. So yung registration po. Subject for approval pa po. Kung meron po kayong changes, pwede nyo naman yung i-click yung click to view or edit. Hindi naman matagal yung approval nyan. Ano lang, siguro mga ilang minutes lang po. From time to time, i-check nyo lang po yung accounting nyo or yung email nyo po. Yung information po nyo. Kailangan lang po ng extra patience pag nagbo-booking po tayo online kasi nga limited lang po yung stock availability ng vaccines po. Talaga nagpo sila kagabi lang tapos check out kaganinang umaga, puno na agad yung slot, wala na siyang available. Once na-approve na po yung CEIR ninyo, hindi na kayong mag-book para sa vaccination schedule po. I-click nyo lang po yung book now. So, ayan. Ito yung default sa show all sites under sa location. Tapos na naman sa
Doon sa show sites under, iset nyo na lang din po sa all. Sa date, kayo na po bahala kung kailan kayo available. So, ayan nga. As you can see, there are no available sites within your local government unit kasi fully booked na yan. So, mega wait ka na naman kailan ulit yung next update nila. So, anyway, once nakapag-book ka na po ng date, click na lang po yung confirm sa baba. Ito po yung page nila sa mga hindi pa nakakaalam. Ilalagay ko na lang yung link sa ibaba ng video. So, ayan. Fully booked na po ang slot sa UP Ayala Techno Hub at Ateneo de Manila. So, para lang aware po kayo, i-like or i-follow nyo na lang po yung page ng QC para updated po kayo kung kailan yung next schedule nila ng vaccination. Ano-ano yung mga requirements na dapat dala ninyo sa vaccination day? So, number 1, valid ID. Ito po yung mga listahan ng mga valid IDs. Kung anin man dyan ang meron kayo. So, number 2, confirmed schedule. Yung isusend po nila sa email nyo. So, maski screenshot na lang. QR code with patient ID number. Number 4, proof that you belong to the priority group being vaccinated. Number 5, for persons with comorbidities or refers to a person that has more than one underlying health-related conditions. Yun yung comorbidities. So, if under po kayo dito, magdadala po kayo ng isa sa apat na to. Medical certificate issued within the past 18 months, prescription of medicines for the past 6 months, hospital records, surgical records, and pathology reports. And last, pagkain at tubig, tsaka yung pang-maintenance na medicine ninyo in case mahaba ang pila, as needed lang naman po. So again, para po maging aware and updated po kung kailan ulit magiging available yung online booking para sa COVID-19 vaccination. Huwag pong kalimutang i-like at i-follow yung QC Facebook page. Kung tapos ka lang mag-schedule ng first dose, gusto mo malaman kailan yung second dose since pending yung lahat na nakalagay sa site, pwede mo i-download yung app na to. Easy Consult, Easy Box. Kasi dito pinapakita niya kung kailan yung second dose. Pero 3 weeks to 1 month talaga yung binibigay na interval after ng first vaccine. Na install niyo na, i-login niyo lang din yung account niyo sa Easy Consult website. Scroll down niyo po, makikita niyo yung vaccinations. Click niyo yan. So yan, makikita niyo yung first and second dose. Habang ginagawa ko tong video na to, nag-check din ako ng latest update sa page ng QC and ito ang nakita kong post nila. As of May 12, so meron uling open slots, nag-start kaninang 7 p.m. from May 14 to May 19, 2021. So, pag hindi pa nakapag-register, avail nyo na po yung slots nyo. So, good luck!